hindi naman malakas masyado yung ulan. Aw, lakas lang ng hangin. Nag-iingay si Spike. Lakas ng hangin ah. Tayong flashlight kasi wala tayong ilaw. Okay. Meron tayong butane portable ano stove. Tapos mag-heat ako ng water kasi magkita ko ng water kasi walang kuryente. Buti meron kaming may naitabi ako ng ano, butane gas reserva. Wala kaming kandila kaya ito flashlight. So walang wifi, so we're back to the old ages. Hinita ko ng water para meron akong pangkape. So, yun guys. Buti na lang meron akong ganito. Nabili ko siya before. Matagal-tagal na rin yung time ng undoy. Kasi naranasan ko rin itong nawala ng kuryente. Na basa yung power generator. Na sa baba. Tapos, walang kuryente ng ilang araw. Ganun din yung pagkain ko sa freezer. Kailangan iluto lahat. Kasi na-defrost na siya. So ngayon, yung budget namin for half a month na meat, baka masira kasi walang ilaw kagabi pa. Sobrang lakas ng hangin. So, buti na lang may ganito ako kung hindi gutom na naman kami. Naranasan ko na kasi magutom ng time ng undoy. Buti ako lang nun mag-isa. Wala pa dito sa akin si Candy. Tapos si Ken nasa, I think, nasa Kandahar siya. Or Mosul. I'm not sure. Mosul. Mosul is Iraq. Kandahar or ano. San ba siya? Kuwait, somewhere. Basta nasa Middle East. Panahon ng undoy. Ayan. Ganito na. Nakapagsaing na rin ako. Marunong pa ako magsaing ha. Hindi naman sunog binantayan ko. Tapos si Spike, tahimik na si Spike kasi kumain na siya. Pinakain ko na. Tahimik na rin si Candy kasi pinagluto ko na rin siya. Ayan, diba? Perfect yung perfect timing na meron akong butane ano, portable stove. Magpakinabang siya. Malaking tulong na merong ganito. Kasi kagaya niyan, lahat, all electric yung gamit ko. So, pag walang power, no food, no, wala lahat. Kaya maganda may spare. Kasi yung ano namin, yung oven, yung lutuan is all electric. Yun yung pangit pag ganito may emergency. Tapos wala kang gamit. Yun yung masaklap. Wala na ayos. So, that's it for today. Mamaya naman, magkakapi-kapi lang.
So, ayan, pulo na yung ating water. Parang ang sarap ng kape, guys. 2 o'clock na ng hapon. So, sana magkailaw na kami para back to normal ang aming life. It's coffee time. Madilim. Pero tahimik na, hindi na malakas yung hangin kagaya ng kagabi na umaalulong. Yung parang naaalala ko si, ano, si Elsa sa Frozen. So, wala na yung kalabasa ko. Tanggal na. Aftermath ng bagyo. Kumusta naman yung sili ko? Nakalbo. Wawa naman o, nabubulaklak pa lang siya. Okay naman si Nen. Nakalimutan ko silang ipasok kagabi. So, dito tayo sa aking mga halaman. Si kalabasa, wala na. Sayang. Ayan. Nagsipumbahan sila. Tapos, yung aking kamatis na maraming bunga na sanga ay naputol. So, yung bunga niya doon, aywan ko kung nandun pa. Sayang, ang dami pa naman niyang bulaklak. Ay, nako. Pag itali ko kaya to, okay pa kaya to. Kasi sayang eh. Sayang niya guys, oh. Ang dami niyang bunga. Kasi may bulaklak pa siya. Ay, sayang. So, yung nasayang kong bunga ng kamatis ay 1. Ayan, 1. Sayang guys, naputol yung sanga niya. Ginawa ko, tinalian ko. Sana mag-survive. Kasi yung alugbati ko mamaya, itong aking alugbating magaling, ay aanihin ko na mamaya. So, meron pa naman doon bunga. Mga 4 lang. Parang alanganin pa siya guys sa i-harvest.